Magandang araw and welcome to my YouTube channel. So today, ang naisip kong magiging content sa aking videos sa YouTube channel na aking ginagawa ay all about baking. So bilang isa akong baker at meron din akong sariling bake shop. So why not, di ba? Baking essentials. So ito ang ating first video tutorial. So sa simula, siyempre, bago tayo makapag-bake, meron tayong mga bagay na kailangan na meron na tayo sa ating bahay. So, ito yung tinatawag nating baking tools. So, una sa lahat, kailangan natin yung pang-mix. Okay? So, ito yung tinatawag nating stand mixer. So, ito yung gamit ko, KitchenAid Heavy Duty na stand mixer. Meron din po na handheld mixers. So halimbawa, gusto mo lang magluto sa bahay nyo, para sa mga anak nyo, asawa nyo, ganyan. Pwede na po yung handheld mixers, yun yung hinahawakan lang. Tapos nag-mix na siya ng mga ingredients. So pwede rin yun. Pero kapag halimbawa, medyo nagbi-business ka, ikaw ay isang nanay sa inyong bahay, and then gusto mong magkaroon ng extra income, nagbe-bake ka sa inyo, kailangan natin ng stand mixer para at least hindi siya agad nasisira. So kapag ikaw naman ay nagbi-business na talaga at medyo marami kang pa-orders, meron tayong mga industrial mixers. So ito yung mga mas malalaking mixers katulad nito. Yan. So ito, ang tawag ito ay planetary mixers. So itong mga mixers na ito, pwede itong gamitin sa paggawa ng cakes, sa paggawa ng cookies, brownies, pwede rin po sa mga tinapay. Pero pagka mga tinapay, medyo matitigas yung kanyang mga batter, mga small amounts lang pwede. So kapag gusto mo mga malalaking volume ng dough para sa bread, meron din tayong malaking mixer katulad nito. So ito yung dough mixer na ginagamit namin panggawa ng donuts, pandesal, o kahit anong klase ng tinapay. So meron din po tayong mga pakamay lang, kung ayaw mo na mga gumamit ng mga machines, pwedeng manual lang. So ito yung panghalo mo manual. Yan, pwede nga rin dito gawin yung mga cakes, cookies, brownies, pwede na. Medyo mahirap lang at nakakangalay, pero pag yung mga chiffon, boiled icing, parang hindi kaya. So meron din tayong mga spatula. So panghalo din ito, pang-mix din siya ng mga ating cake batter. Meron ding malaki, merong maliit. So depende sa sizes na gusto mong gamitin, meron ding super liit na mga size ng spatula. Meron din tayong offset spatula or palette knives na ginagamit. So mostly ginagamit ito pang decorate ng ating mga cakes, panglagay ng filling sa loob ng cake, pang design, yung mga usong minimalist cakes, yung usong mga parang painting sa cake, ayan. So ako mas prefer kong gamitin yung maliit kasi parang nakokontrol ko siya ng mas maganda. Kapag malalaki naman ang cakes, so mabilisan yung medyo malaking spatula. Okay. Then meron din tayong mga mixing bowls. Ito pwedeng mixing bowl, pwede ring measuring cup. At meron din tayong mga stainless mixing bowls. Iba't iba rin yung sukat niya. So, depende sa pangangailangan mo bilang isang baker. Meron din po yung mga plastic lang na mixing bowl. As long as nakakapag-mix ka, walang problema. Pwede sa kinakainan mo. Basta malinis siya at walang mga langis-langis, pwede pong gamitin. And then, meron din tayong mga pang-measure. So, ano yung mga ginagamit natin pang-measure? Merong measuring cups para sa liquid. So ito yung mga ginagamit sa tubig, langis, yan. Para sa mga dry ingredients, sa flour, asukal, cocoa powder, milk, yan. Para sa mga small volume na kailangan mong i-measure, like baking powder, cream of tartar, baking soda, etc. Or, pag gusto mo mas accurate, pwede rin yung ating mga weighing scales. So, ito yung pinaka-prefer ko kasi mas eksakto yung sukat ng mga ingredients na ginagamit mo.
mas naiiwasan natin yung mga sayang at yung labis-labis na ingredients. So, mas nakakatipid tayo, parang gano'n. And then, meron din tayong mga cutting tools. Yan, katulad nito. So, ito yung ginagamit ko panghiwa sa gitna ng cake. Diba? Kasi ang cake, nilalagyan ng filling. So, ito yung pinanghihiwa ko. So, ito yung gusto kong gamitin. Meron din na, bibili na parang cake cutter ang tawag, para siyang lagare. Meron din ako nun, pero mas ginagamit ko yung cuchillo. Meron tayong mga scrapers. So, ito pwedeng panghiwa. Panghiwa sa dough, panghiwa sa cookies, sa fondant, o kung sa ano pa gustong gamitin. Meron din tayong mga plastic scrapers. Ito, mas ginagamit siya kapag pansaid ng mga kung ano-ano sa mixing bowl mo. And then ito, mas ginagamit siya sa mga malalagkit na pagkain. Kasi plastic siya, hindi siya masyadong kinakapitan ng product mo. Meron din tayong turning table. So, itong turning table na ito, ginagamit ito sa pag-decorate ng cakes. Cakes, cupcakes, cookies, at kung ano-ano pa. Meron tayong piping bags. Piping bags, syempre, kailangan din ng mga piping tips. So, yung ating piping bags, iba-iba ang sukat, iba-iba ang laki, depende sa pangangailangan mo. Ang ating piping tips, iba-iba ang shape, iba-iba ang nilalabas niyang style, so depende sa gusto mo. Ayan. Meron tayong cookie cutters. Cookie cutters, fondant cutters, or kung saan mo siya gustong gamitin. Pwede rin yung mga panglagay ng names. Ayan. So, ganyan. Ika-cut mong ganun, tapos magkakaroon ka na ng shape, may style pa, o diba? So, maraming ganito. So, maraming mga bakers na na-addict sa pagko-collect ng mga ganyan. So, meron ding letters, numbers, etc. So, may iba-iba tayong style, may iba-ibang size, depende sa kung anong gamit na gagawin mo. So, ito yung ibang parts ng mixer. Ang tawag dito ay hook attachment. So, itong hook attachment ay ginagamit sa pag-mix ng bread dough. Meron tayong whisk attachment. Itong whisk attachment ay ginagamit kapag gusto mong lagyan ng air yung iyong product. Katulad ng mga chiffon, boiled icing, mas gusto mo siya fluffy, mas airy, yan. Whisk attachment. Ito naman yung paddle attachment. So, dito naman, minimix natin yung mga katulad ng brownies, moist cakes, yan. Cookies, pwede din. So, siya, ito, wala siya masyadong ini-incorporate na air. So, ayun. So, we have mixers, other mixing tools, and then cutting tools, measurement tools, decorating tools, and a lot more. So, pagdating sa pagbe-bake, medyo madami tayong kailangang i-collecta muna. Ano po? Pero nakaka-enjoy naman kahit madami kang kailangang bilhin. Actually, yung iba, napapasobra nga sa pagbili. Pagka pumupunta sila sa baking store, sabi nila, nasa langit daw sila. So, ayun. So, kaya yun, nagagalit yung mga asawa nila. Kasi, alam mo na, nauubos yung kanilang daladalang pera. Sabi, mag-grocery lang, pero pag uwi, ang iba-ibang tools ang daladala. Lalo na iba nangongolekta ng mga spatula. Pero, naking pasasalamat ko at na-overcome ko na yung ganong pag-uugali. So, ayun. Siyempre, kailangan din natin ang ating mga baking ingredients. Especially yung ating flour, sugar, salt, yan. Gatas, cocoa powder, and many more. So, sa susunod, i-tackle din natin yung mga baking ingredients para sa ating susunod na video. So, for now, maraming salamat at sana ay natutunan nyo kung ano yung mga baking essentials na kailangan natin bago tayo makapagsimula ng pagbe-bake. So, ito yung ating mga tools. So, ito ang ating mga kailangan na meron bago tayo makapagluto ng cake. Maraming salamat po sa pagpanood and please subscribe to my channel. Thank you and God bless everyone.